sigura kay Kapuan. Sigura! Magandang araw mga tropa. Welcome back to my YouTube channel. Yung hindi pa nakakilala sa akin, ako nga pala si Papa B. Meron naman tayong gagawin panibagong vlog ngayon tropa o video. Kasi kahapon, meron na nag-inquire sa akin, Woken, magpapakustomize raw siya ng base ng mannequin. So, ang usapan namin, papadala niya ngayon yung mannequin yung araw na to. So, hinihintay natin ano. So, try natin katropa nga contact or tawagan yung ating client para patanong kung napadala na ba yung ating yung papadala niyang mannequin head. So para maaral natin ano paano ba natin i-adapt yung ating framing doon sa base para ang kung kasi ang sabi niya, meron doon sa mannequin, meron siyang ilalagay na isang PPE, personal protective equipment, yung siyang PPE. So pag linalagay niya kasi doon sa mannequin head, pag linalagay niya sa parang pinakang base ng table, nabubuwal siya. So, ang tendency, mawawala sa position. So, gusto niya i-customize namin, lalagyan ang base na kahit nakalagay yung protective equipment, yung PPE, ay hindi siya mabuwal. So, excited, same time, nakukontroversyal. Paano ba namin gawin? Paano ba namin lagyan ng base? Paano namin gawin? Paano namin i-adapt? O paano i-connect yung ating marireceive na mannequin head doon sa aming gagawing base. So, excited, tropa! Samahan nyo! Anyaya kayo, katropa ulit ni Pablo B. Samahan at panoorin kung paano natin na gagawin itong base na to. Ano. So, handa na ba? Pero bago tayo magpatuloy sa ating gagawin katropa, kung bago lang kayo sa aking channel, please, huwag nyo na makalimutan mag-like, share, at subscribe sa aking YouTube channel. At kung nagin nyo katupa yung bell button sa iba ng ating screen, pakitas na lang yun. At pag natas nyo yung katupa, isa kayo sa Mononotify at una makakapanood sa susunod natin mga video. So, let's go! Bago tayo magpatuloy katupa, shoutout muna ito kay Jerry Borac. Ito'y Bicolano. Nag-harvest siya ng mga palay-palay. Ganun din, shoutout din kay Jay Sulis Glass in Aluminum Metals. Nagpapashoutout din siya. Then, di natin kalimutan, huwag natin kalimutan ka ito pa. Shout out! Double shout out kay Viajeros. So, nag-travel-travel siya dyan. So, alabangan nyo yung anyang mga vlog. Then, kay Charis. Shout out din. Same time, kay Tuni Marculino. Shout out din sa kanya. Hi, Ton! Kumusta dyan? Then, kay Mickey Donuso. So, katropa, try natin ulit tawagan yung ating client, yung nag-inquire sa atin ng walk-in. O kung lalamove na ba yung ating head ng mannequin, ano? So, mayroon kasing binigay sa aking file dito, tawagan natin, para maaralan natin. So, try natin i-retrieve dito kasi nag-register na dito sa ating cellphone. Yun, si Mai, yun, Mai. So, linigay ko sa rito, Mai Ortigas Office. Linigay ko lang. Try natin kung hopefully mag-sumagot. Mai, morning, ay, good afternoon. Ako. Ma'am, na kuan mo na? Na lalamove natin yung si mannequin? Hindi pa po, eh, nasa red pass. Sige. So, hantay lang natin na lang. Number po kuya, okay lang na kalupas. Okay naman, walang problema. Sige, sige. Okay, so hantay ko na lang dito, ano? Basta mag-inform po ako sa iyo on the way na. Sige, sige. Thank you very much. Bye-bye. Thank you, kuya. Bye-bye. So, swerte natin at na-contact natin si Ms. Mai. So, based dun sa usapan namin, mag-advise na lang siya pagpapunta rito yung lalamove, ano. So, abagan na lang natin katropa. Excited! So, dumating na yung ating sample dun sa mannequin na inaantay natin. Same time, andito na rin yung pinakang mask kung saan ilalagay yun dun sa mannequin. So, tingnan natin. So, ito yung ito yung gagawin namin ng base. Ito yung mannequin head. So, kailangan namin maglagay ng frame ng base dito. So, kung ano man yun, yan ang iaaral natin. So, kaya pala itong si mannequin head mapalagyan ng base. Kasi ito yung product nila. Personal Protective Equipment, PPE. So, ilalagay yan dito. Parang isusuot yan dyan, nakaganon. So,
possible talaga mag-bar down pag ganun kasi mabigat siya. So yun ang iaral namin, ano ba yung dapat gawin namin base, ano? Meron dito nga, napansin ako, may butas yan. Same time, meron siyang provision na apat na butas din. So pwede siguro ditong i-screw. Yan. So ano lang, anong kailangan nating material para mai-adapt natin to, mailagay natin, may ganun. Kasi may base siya. Siguro mga around mga more or less mga 1 feet na framing. Same time, tingin ko kahit tubular, pwede na. Then same time, para mai-tornillo natin yan, lagyan natin yung base dito. Or something, KB board or cladding. Pwede. So, maghanap tayo katrupa doon sa kuha natin, doon sa stock room natin, or doon sa lagayan namin mga materials, kung ano pwedeng adapt. So, try tayong mag-tubular, i-framing natin, mga 1x1 na tubular, white. Kasi white ito, white tiniko natin. Same time, yung pinakang base natin, kung hindi cladding, KB board. White din kasi yun eh. So, mamili na lang tayo kung alin mas ma-adapt. Same time, kailangan natin ang bracket. So, let's go! Try natin. Punta tayo doon sa ating lagayan ng mga materials at maghanap tayo. So, una, katropa, kailangan natin mag-provide at prepared ng kailangan natin materials para makabuo tayo ng ating base para doon sa ating mannequin head. So, pakita na natin yung ating na-prepared o na-provide ng mga materials. Una, kailangan natin mag-provide ng tubular based doon sa ating design. 1x1 ito, katropa, powder-coated white. Same time, kailangan din natin gamit ng cladding. Ito ay aluminum cladding, glossy white, pero ang kapal niya ay 3mm. Para ma-interconnect natin yung ating tubular, kailangan natin mag-provide ng blind rivets. Ito ay ang size nito, katropa, ay 4x6 or 1.5x3mm. Yan. Then same time, gagamit din pala tayo ng angle bar. Ito mahaba ito, katropa. Kuha lang na tayo muna maliit. 1x1 yan. 1x1. Pero ang kapal yan, 1.8. So, enough na para ma-hold yung pag-interconnect natin. Same time, para ma-consolidate natin, may dikit natin itong ating cladding doon sa framing natin na tubular, kailangan din natin ng sealant. Ito ay glass sealant. Meron pa tayong modelo. Si Ming Ming ko. So, ayan yung tandaan nyo na lang, katropa, yung brand kasi ito yung napili natin na brand para mas madaling mag-cure. Same time, matibay, hindi talaga bibitaw. Then, para ma-interconnect nyo naman, katropa, yung ating, maikabit natin yung ating mannequin head. So, nag-provide tayo dito ng screw. Yung screw nyan, may linagyan nating washer, yan. Washer plus screw. So, nakita nyo yung previous natin na yung tinignan natin kung paano paano natin lagyan ng base. May provision doon sa ating head na butas. Apat na butas yun. So, kailangan natin ito yung tornillo para sa butas. Screw. Flat. Washer, flat washer. Same time. Ito pala ko ito. 8x1 yung kapal nito. So, let's go. Katropa, handa na ba? Start na natin ang fabricate na tayo, katropa. Ala, simulan natin mag-cutting ng ating tubular printer na tubular para magkagawa na tayo ng ating frame or base frame. So, isa-isa namin kinakating ng ating printer namin na tubular kasi ang gagawin namin ay 10 base. So, yung atasan natin mag-cutting ngayon ay si Trick. So, powder-coated white pala ang ating kulay na ating aluminum. Pero yung pinipur natin na ito pang tubular ay 1x1 powder-coated white. So, para ma-sure namin na eksakto yung aming mga puputol, kailangan namin talagang i-precise sukatin by inch ang ating tubular para pag-cutting ay sigurado.
After makating na namin lahat-lahat, yung kailangan requirements, ito na yung ating nakating by size. So next move namin, para lang net na net yung pagka-squareness, kailangan namin i-cut ng 45 degrees. Ito na yung finished product natin na 45 degrees o kanto misa kung tawagin. So after namin na may cut yan sa 45 at 45 degrees, kailangan namin mag i-layout base kung yung layouting kasi may importante po ito at para may equal natin yung pagbubutas ng ating rivets. Yan. Every corner kasi may apat tayong tinalagyan namin ng apat na rivets. So bali ang isang pyesa nagbabracket kaming pitong nagbubutas kami ng walong butas side by side. Yan. So after may layout dyan sa multi-mode, kailangan namin butasan. Yan. So ang pambutas pala natin dito ay 1/8. So yung side kasi binabakat niya based nun sa butas. So after nang may layout namin, i-precise namin yung ating butas. Same time, may ilagay yung ating bracket. So, ito yung ating finished product. So, kailangan talagang handahan lang para ma-exacto yung ating bracket pati yung ating rivets. Precise din. Yan. So, yan pala ay 1x1 tubular, powder coated white, at nag-bracket po tayo ng 1x1x1/8. So after finish, ito na yung kinalabas ito pa. So kailangan na namin itong i-assemble based dun sa gagawin. So gagawin na natin ang framing. Let's go! Frame tayo. After assemble, ito na yung finished product. After, kailan na namin lang mag-cutting ng base. So, ang ginamit pala namin cladding dito, ay, ang ginamit pala namin dito ng base ay aluminum cladding or APC. Aluminum. Then, so, tuloy na natin. After, may layout. So,
kailangan natin putulin natin ang cutting base sukat. So precise again, kailangan putulin pa ba. After na talagang maiksang ma-confirm na eksakto na sukat, kailangan namin i-file yung ating cutting. So thank you very much, Kapapa, at sinamayan nyo si Papa B sa kabuuan ng ating video or vlog. Ito yung aming pinakang finished product. Ito yung base kung saan na-adapt namin yung ating mannequin head. So pakita lang natin dito kung paano namin in-adapt. So dahil mayroon doon provision na tatlong butas dun sa legs sa ilalim, so binutasan namin itong base, in-screw namin. Yan. So ito na yung pinakang frame base natin. Yan. Andito si mannequin head. Naka-costume na ng PPE niya. Baka asmahin kung meron usok. Meron pang wiper yan. Yan o. Ngayon ako nakakita may wiper. So maraming salamat. Sinamahin si Papa B sa ating panibagong video ngayon. At shoutout pala sa may dala nito, si Ma'am May. Nasa ang office nila sa Ortegas. Sa mga nanood at nag-follow ng ating video ngayon, thank you very much. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Maraming salamat. Bye-bye. 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 Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day.